production, amen. So yung sinasahod mo, simple ko lang ito sa'yo. Pero mga kapatid, ang naghahanap ng trabaho, dapat ang mas unu-unang pinututunan niya ng pansin ng Panginoon. Hanapin mo ang Panginoon, bibigyan niya ng trabaho. Sa Panginoon, ano ba requirements para makapagtrabaho ka sa kanya? Sa pag-sa trabaho, sobrang dami ng requirements na kailangan. Magastos ka pa para makuha mo yung requirements. Para nagtrabaho sa Panginoon, ano requirements mo? Sa Panginoon, ano requirements mo? Sarili mo. Bigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Isulong mo lahat sa kanya. Bakit? Pag sinuong mo sa kanya lahat, ibibigay niya lahat sa iyo. Bukod na yung, ibibigay niya lahat ng pahamay ng mga sobra-sobra na lang. Sobra-sobra. Siksik, lagig. Amen! Pagbibigay ko na lang po, patuloy tayo maglingkod sa ating Panginoon kahit hindi niya pinagkakalabi ng ilingan natin. No? Patuloy lang tayo mungitin, manalig, patibay sapagkat hanggat nabubuhay tayo, ang Diyos lagi nandyan, dinidinig ang ating panalangin. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! May sumpwesta ka na kay Lord niyan. Amen? Okay, ka na. Totoo yan! Yes, I will. Lalo. Sarap naman ganyan, magnanay yan. Okay. Kasi ko sana po, ang gulunong mo, parang may lalo. Pamanay yan lang. Talaga na, siyempre, bilang speaker, kailangan pag-aaralan mo yung pag-aawak ng mic. Kailangan kontrolado yung mic. Amen? Na minsan, layo-layo, makamapit. Minsan lumaki, saksan ng boss mo. Makapuntok pa sa punganga mo. Kailangan ikaw yung magpo-control. Amen? So, talaga na, yun na nga, tuwa naman ako sa aking anak. Dahil, yun na nga, bilang isang disipulong magulang, tungkulin natin na yung ating mga anak sumunod din amen. Sa ating sinimulan. Amen? Na yun na nga, na kailangan yung anak natin, bilang ilaw ang tahanan, makita niya yung tuloy ng ilaw. So, makasunod din siya. At magawa din niya yung nagagawa natin. Amen? Praise the Lord, medyo naka-poise na yung anak ko. Totoo yun. Kaya pala, lang yung go upset dito. Yung pala siya yung lumutan. Praise the Lord. Sa pala niya naka-upset dito eh. Siguro, panahon na para siya naman yung pagbigay ng oras. Totoo yun. No? Siyempre, kailangan talaga eh, pero kailangan mo magtanong para meron kang amen! Amen! So, yun na nga. Matuligyan ang humingi ng aking humingi! Amen? Sino ba rito ang hindi humihingi? Walang tao hindi nanghihingi. Amen? Amen. Ako si Tutip. Kaya mo. Sabi nga, yung hindi humihingi, mayaman. Bakit? Masa kailangan sa Diyos. Amen? Kaya tayo. Marami kailangan sa Diyos. Lahat kailangan natin. Amen? Hindi natin sa Diyos. At yun na nga, yung mga tao na talaga ayaw. O sa akin. Ayaw lumapit sa Diyos. Ayaw makipag-usap sa Diyos. At pag yung mga ganung tao, anong sabi? May prayer. No? Dahil sa prayer, yung ating hinihingi lahat yung ating kailangan eh. Amen? Hindi lang naman material na bagay. Sa panahon ngayon, ano ang lagi natin hinihingi sa Diyos? Kalakasan.
galingan, paggabay. Saan po ang parang pinag no? Kanina ka, bago kami mabalas magpunta sa bahay, doon na yung aking mosin. Agaw mo eh. Wala sila ako eh. Ang kala, pupunta muna kami simbahan ni John Day ba? Magtotok si John Day. Papalo ako na. Kaming dalawa nito yung magtoto. Magpiyanan. Ay, nakita ka na bang magpiyanan sa panahon ni Jesus na naglilingkod? Eh, ngayon, mother and daughter. Parang si... Sino? Mother and daughter, like Mary and Jesus, amen? Like Saint Elizabeth and Saint John the Baptist. So doon na lang paglilingkod eh, no? Kailangan manahin ang anak mo yung ministry. Si Sister Jenny, disciple, dapat ang anak mo, disciple din. So dapat ganun yung goal natin eh. Oh, nakainimig ko rin sa Yama. Sa prayer ko, yung mga anak mo, ay, sila, sana may pagpatuloy nila yung mga hinihingi. Sino ba? Amen na. Yung maglilingkod din sila ng, yung iibig din sila sa Diyos. Makikilala nila ng lubos ang Diyos. Kung paano ko nakilala at kung paano nagpakilala sa akin ng Diyos. No? Dahil doon, naibig ko yung Diyos. Iniibig ko siya, no? Dahil nakita ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Sana, Lord, ganun din sila. Na makita nila, Lord, yung maramdaman nila yung pag-ibig mo, makilala nila, makita nila yung pag-ibig mo at iibigin ka din nila. At maglilipos sila sa iyo ng tapat at may kababahan mo. Iniibig sa mga kanilang nasama ko. Sila rin yung maglilipos ng may katapatan at kababahan. May pasaway. Pero talagang nagawa ko na yung aking tutulin. Naitanim ko na sa kanila ang salita ng Diyos. No? Na meron na akong puhunan. May pakilala ko na yung pangalan niya Amang Yahweh. Ngayon sa kanila. No? At ngayon, kailangan din nilang hanapin. No? Kaya nga, humanap ka. Hanapin mo si Amang Yahweh. Nakita din nila. So, ano kasunod? Hanapin mo mapaghariyan ang Diyos. No? At paano magsisimula yung paghahari ng Diyos? Pag sinabi kasing naghahari ng Diyos sa puso mo, kailangan siya na yung number one. Kasi hindi ko alam kung pang ilan yung si Lord sa puso ng anak ko. Kaya nga, pag sinabi number one, dapat siya yung mas maraming oras. E pagdating lang sa oras, mas mahaba pa yung oras niyang pakikipag-usa. Doon sa kanyang ano. Naabot na ng madaling araw. No? Pero kay Lord, kulang ang oras. Okay? So dapat, mas mahaba yung oras natin sa Panginoon. No? Mas mahaba yung binibigay natin oras. Kaya nga sabi ni Brother, ilang oras ba ang binibigay mo sa Panginoon? Yung pagtatanim mo, ilang dating ng anak mo na, nasa prayer meeting ka na. So, isa, may dalawa, may tatlo. Hindi nilang ito. So, umaga, sa bahay ka, alipin. Hanggang alas 12. Pagdating sa 1 hanggang 10 o'clock na, alipin ka pa rin. Alipin ka pa rin. Sa bahay, paalipin ka. Ito, after sa hapon, ipapaalipin ka rin. Siyempre, yung lahat alipin. No? Sabi ni Mama Mary, ako yung alipin ng Panginoon. Dapat yan yung ating ano, yung modelo eh, no? Ako yung alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa atin. Na tayo ay pinapagamit natin ang ating katawan sa Panginoon. Lord, gamitin mo ito, Panginoon. No? Kaya nga, ang lagi ko pinipray, Lord, hindi mo pa ako gamitin.
na yung aking therapy, yung goal, na pumayat ako. Hindi ka panibaliwala, Sister Jenny, isang therapist, hindi naman mapayat. Ganun din kataba. Pinupoy. No, sabi ni brother, napunta na tayo sa Channel 7. Doon na tayo mag-therapy. Baka mahuli sa System Jenny. No, kailangan talaga punta. Kaya nga, hala si Anay. No? Eh minsan, sabi ni brother, bawal na sa'yo tinapay. Bawal na sa'yo pansin. Yung mga nakataan ko sa pagsubscribe. Kanina. Yun ang puruhan na ispagete. Pansin. Ano ba niya? Sigawa ka niya ang mga nang lagi tayong binubuso. Eh, puro anniversary. Sunod-sunod. Puro adobo. Guwata. Kaldereta ba? Baka. Pasasaganahin ka talaga sa pagkain. Men? Kaya nga, napakahalaga na alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Tulad ng aming message kanina, Holy Spirit. No? May dalawang daan tayo pagpipilian. Amen? Isang makipot, isang maluwag. Pero sabi nga, ang tinuturo ng aking Panginoon, pumasok tayo saan? Saan? Makipot. Bakit? Ano meron sa makipot? Ha? Ano meron sa makipot? Sa konti yung sundumaan doon. Kaya sa dulo nun, kalwalhatian. Amen. Yes. At this one. Sabi ko sa anak ko, gamitin mo na kayo yung evangelization. Eh, hindi pa niya alam gamitin. Kaya ako na gamit. Amen? No? Hallelujah! 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 Abang. Hallelujah! Masasayang. Hallelujah! Ay. Hallelujah! Matutong mag-ingat. Masasabi ko sa inyo na kayo ay makarapat sa kaharian ng Panginoon. Kaya't ang bawat isa na nakahanap ng paghahari ng Diyos, nawa ito ay inyong nawa ito ay huwag ninyo asamin na kayo ay buwan sa kawang iyo. Sapagkat ito ang pagbibigay sa inyo na tunay na kaligayahan, tunay na kaligtasan at makakamutulog ang buhay na walang hanggan. Amen! Amen! Amen!
nais niyong sumunod sa akin, pasanin niyo ang inyong Diyos. Di ba? Ayon na. Amen? Amen. E anong message sa atin ngayon? Hanapin daw natin yung makapagbibigay yung kung saan tayo kukulad ang ating Espiritu. Amen? Yung ibang hinahanap, Espiritu ng anak. Espiritu ng pagsusugal. Espiritu ng kaalayan kung ano nung gawa na kanina. Amen? Na kung saan ito yung magpapahihila sa kanila sa kadiliman. Amen? Sa kapahamakan. Kaya nga, maluwag eh. Maluwag yung daan. Tungo sa kapahamakan. Kasi bakit? Ang gusto ng tao, easy go lang. Ayaw nila ng sakripisyo. Ayaw nilang mag-alay ng buhay. Takot silang maglingkod. Bakit? Takot silang mawala ng pera. Mawala ba tayo ng pera? Hindi. Ati Trini mo, nawawala ng pera. Ipagsubok ko. Bahagi yun ang pagtuturo sa akin ng Diyos. Bahagi yun ang pagtutuwid sa akin ng Diyos. No? Para maranasan ko yung pagiging ama. Isa nga, iniisip ko, no? Kailangan mo ng bahay, bibigyan ka ng bahay. Kailangan mo negosyo, bibigyan ka ng negosyo. Alam mo sa sakit.